Ating life encouragement ay makikita sa Psalms chapter 14 verse 2 ang sabi, "The Lord looked down from heaven on the children of men to see if there were any that did understand and seek God." Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto. Ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan o ang ating aralin ay ito ay mathematics para sa ikalawang baitang. Para ito sa iyo. Handa ka na bang matutunan? Sa aralin ito, masasabi mo at maisusulat ang oras sa minuto, AM at PM, umaga, hapon, gamit ang analog at digital clock. Ngayon, matututuhan mo yan. Handa ka na ba? Tuloy sa iyong pagkatuto! Ang layunin sa araling ito ay masasabi at masusulat mo ang oras sa minuto, AM at PM gamit ang analog at digital clock. Tingnan natin ang larawan na narito. Ang tawag dyan ay digital clock. Ayan, ang oras ay 12:45 PM. So, ganyan ang pagkasulat ng kung paano basahin ang oras. Halimbawa, ang oras ay 12:45 PM. Ang isa pang pagsasabi kung anong oras ay 12:45 minuto. Pangatlo, 4:45 minuto makalipas ang 12 ng hapon. Ganyan ang pagbabasa ng oras. 15 minuto or 15 minutes or 15 minuto bago maging 1 ng hapon. Ito naman ang analog clock. Ang oras niya ay 9:30 AM. 9:30 minuto. Ayan, 9:30. Pangatlong pagsasabi kung anong oras, kung paano ito sabihin, ay 3 minuto makalipas ang 8 ng umaga. 3 minuto or minutes bago maging 10 ng umaga. Ang tawag dito ay analog clock. Ano ang ibig sabihin ng AM? Ang AM ay, sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng AM ay anti-meridian or before midday. Ito ay nagsisimula mula 11:00 or 12:01 or 12:01 ng umaga o ng madaling araw hanggang 11:00 at 59 ng umaga, 11:59 AM. Sa PM naman, ano ang ibig sabihin ng PM? Ito ay post-meridian or after midday. Ito ay nagsisimula mula 12:00 at 1 ng hapon hanggang 11:00 at 59 ng gabi or 11:59. Yan ang ibig sabihin ng AM at PM. Yan ang kanilang pagkakaiba. Tingnan natin muna ang bahagi ng orasan. Dito papapansin natin, ito ang tawag dito ay orasan. Ito kadalasan ang ating ginagamit. Ang tawag dito sa kulay blue na mahabang kamay, ang tawag sa kanya ay minihan, yung mahaba. Itong kulay green naman, ang tawag sa kanya, ang oras, our hand. Ito naman yung ang distansya ng buhit mula sa bilang, halimbawa 12 hanggang 1, ang buhit ang tawag sa kanya ay minuto. Minuto ng lagpas or ang distansya mula sa unang oras papunta sa pangalawang oras. So, pare-parehas ang dami ng buhit nila.
minuto ang tawag dyan, minutes. 5 minutes ang kanyang interval between numbers. Ito naman, itong pula, naguhit ang tawag sa kanya, second hand. Sa bawat ikot ng mahabang kamay ng kulay blue, ito ay katumbas ng 60 minutes. Mula naman, ang ikot naman mula lang hanggang sa pangalawang bilang, 5 minutes lang. Kung 60 minutes, ang katumbas ng 60 minutes ay 1 hour. So, ayan. Yan ang ibig sabihin ng bahagi ng orasan. And tingnan naman natin itong halimbawa. Ito ay 12:30 p.m. Ganyan ang pagbabasa. Pakinggan kung paano binabasa ang oras. 12:30 p.m. Ayan. Ang salita, paano sinasabi o sinasalita o binibigkas? 12:30 p.m. ng hapon. Ay sapat, 30 minuto or minute or minuto ang makalipas ang 12:30 ng hapon. Makalipas ang 12:30 ng hapon. 3 minuto bago maging 1:00 ng hapon. Ganyan ang pagsasabi kung ano ang oras. Okay, tingnan naman natin ito. Tingnan naman natin ang 4:50 p.m. Okay, paano yan binabasa? Okay, tingnan natin ang oras. Ayan, tingnan nga natin. Okay, simulan nga natin. Okay, kung tama ang iyong sagot. Tingnan natin ang ating sagot, 4:50 p.m. salita, 4:50 p.m. ng hapon. 50 minuto makalipas ang 4 ng hapon. 10 minuto bago maging 5 ng hapon. Yan ang sagot. Okay, sa panghalimbawa, ito ay anong oras ito? Ang ating sagot ay 12:30 a.m. 12:30 p.m. ng umaga. Okay, ito pa. Tingnan natin. Kilalanin ang oras na nakasaad sa analog clock. Okay, ayan. Titingnan natin. Okay, timer starts now. Tingnan natin ang ating mga sagot kung tama kayo. Ayan, number 1, B, sa unang orasan, sa analog clock.
Kasunod D, kasunod E, at saka F, then C, A. Yan ang ating mga sagot. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating pinag-aralan ngayon. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo munang kalimutan i-like at i-subscribe ang video na ito. Salamat! God bless! Ayan ang ating sanggunian.